Mula 1986 hanggang 2013, nasa mahigit 170 na ang bilang ng pinatay na journalist o mamamahayag sa bansa. Bukod kay Marlene Esperat, isa pa sa mga pinatay na journalist ang broadcaster at environmentalist na si Jerry Ortega. Umaga ng January 24, 2011, matapos ang kanyang radio program, pinaslang si Jerry Ortega sa Puerto Princesa, Palawan. Isiniwalat ni Jerry Ortega ang maanumalyang paggamit umano ng Malampaya Fund sa Palawan. Pero ang pinakamalala at pinakamadugong pagpatay sa mga mamamahayag ay naganap noong November 23, 2009 sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao. Isang convoy na maghahatid sana sa Certificate of Candidacy ni Nooy Buluan Vice Mayor Esmael Toto Mangudadato patungong Sharif Aguac ang nauwi sa karumal-dumal na pangyayaring gumimbal sa buong mundo, ang Maguindanao Massacre. Kinilala ito bilang single deadliest event for journalists in history o ang pinakamalagim na pangyayari sa kasaysayan ng pamamahayag sa buong mundo. 58 ang kabuuang bilang ng mga pinatay, kabilang na ang 32 mamamahayag at media worker. Matapos pagbabarilin ang mga nasa convoy, isa-isa silang ibinaon sa isang mass grave gamit ang isang backhoe. Noon pa man, itinuturing na ang kanilang pamilya bilang makapangyarihang angkan sa Maguindanao. Makalipas ang halos 7 taon mula nang mangyari ang karumal-dumal na krimen, tila mailap pa rin ang hustisya para sa mga biktima. Dahil sa diumanoy failure ng Administrasyong Aquino sa pagbibigay hustisya sa mga biktima ng media killings, itinanong ito sa isa sa presko ni President-elect Rodrigo Duterte. What is your policy about the journalist killings that the Aquino government failed to act? Alam mo, iha, ganito yan eh. Kung papatayin ka talaga, papatayin ka. There is no way to know that the next victim would be a journalist. Sa karamihan, prangka-prangka, may nagawa yan. Kasi hindi ka naman talaga papatayin dyan kung wala kang ginawa. Yung mga expose, bad words against us, wala yan. Ako, I've been mayor. Pero karamihan yan may, alam mo na, nabigyan na tapos, especially if you want to take sides. Nabayaran mo na tapos you play. Yan ang karamihan na mamatay. Or tumatanggap na sa mga sugarol, tapos bira pa rin. You really want the truth? Yun ang truth. Ang pahayag na ito naging kontrobersyal. Ibinalita rin ito maging ng international media. Nilinaw rin ang tagapagsalita ni President-elect Duterte na mali ang intindi sa naging pahayag ni Duterte at hindi iniendorso ng Pangulo ang pagpatay sa mga mamamahayan. Tungkulin ng Pangulo na protektahan ang lahat ng mamamayan kahit na ano ang kanilang profesyon. Mahalaga na maparusahan ang mga itinuturong sangkot sa media killings dahil kadalasan sila rin ang sangkot sa mga anomalya at katiwalian. Sa ilang pagkakataon, mga mamamahayag ang nagsisiwalat ng mga anomalya sa pamahalaan, katulad ng naging kaso ni na Marlene Esperat at Jerry Ortega. Siyempre, ang papel natin, bantayan yung mga nangyayari, tapos ibalita. No? Tapos, siyempre, hindi naman natin sasabihin sa publiko anong dapat yung isipin. Ang publiko, may pag-iisip yan na sarili niya. Ang trabaho natin ay ilatag sa kanila. Ito yung nangyayari. Ngayong taon, pumangalawang Pilipinas sa bansang Iraq sa itinuturing na most dangerous place for journalists ayon sa International Federation of Journalists. Sa 77 kaso naman ng media killings mula noong 1992, 43% nito may kinalaman sa mga isyu ng korupsyong binabantayan ng mga mamamahayag. Kasabay ng paghahanap ng hustisya para sa mga pinatay na mamamahayag, dapat lamang na magpatuloy sa pagbabantay ang media sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Nakakalungkot man ang katotohanang nasasangkot sa korupsyon ng ilan, hindi pa rin ito sapat na basayan para sila ay mapaslang. Dahil sa huli, may mga mamamayag pa rin katulad ni Jerry Ortega at Marlene Esparat na nagbuwis ng buhay sa pagtalakay ng mga problema sa pamahalaan.